He's a world-class, multi-awarded magician. World-class, Direk. Yeah, world-class. Kaya lang, third world. Guys, welcome to my vlog, Direk Lester's Revive and Thrive. At today, meron akong special guest, my very good friend, Jeffrey Tam. Direk, thank you. Nako. Natuloy din. Actually, kaya ako in-invite si Jeffrey Tam para ikwento yung storya niya. Kasi ang nakikita lang natin ngayon sa TV or sa mga social media, si Jeffrey Tam na rapper, comedian, actor, singer. Actually, ang totoo niyan, he's a very, very good tattoo artist also. Mm-hmm. And he's a world-class, multi-awarded magician. World-class, Direk. Kaya lang, third world. So, ang gusto ko kasing maikwento sa inyo, yung survival story ni Jeff. Kung paano siya talaga nag-survive at nag-thrive. Paano siya umasenso? Marami kasi hindi nakakaalam kung gaano kahirap ang pinagdaan ni Jeff bago niya narating. Kung ano man ang estado niya ngayon. So, ayun, Jeff. Paano ka ba nagsimula? Ano bang beginnings natin? Ako naman, ako lumaki ako sa simpleng pamilya lang. Hindi mayaman, hindi mahirap. Though yung mga kapatid ng daddy ko is talagang well-off talaga. Dahil mga may-ari sila ng factory. Pero sa magkakapatid kami yung medyo hindi ganun kayaman. Kumbaga parang nasa normal family lang kami. So, Direk, yung mga time na yun, syempre, nag-aaral ako nun. Tapos ako kasi, nung time na yun, gusto ko maranasan yung hirap na pag kumita, itatabi ko. So, mamakaipon na sarili. Yes. Pero bukod sa binibigay ng parents mo. Actually, Direk, yung sinabi mong yan, high school pa lang, hindi na ako humihingi ng baon sa tatay ko. Paano ka nakakasurvive kung... Ayun na nga, Direk. Doon ko ginamit yung mga talent ko na nagsimula ako sa recto, Direk. Dahil mahilig ako mag-drawing, nag-aral ako mag-tato. Nung natuto na ako mag-tattoo. High school yan? High school, Direk. Mga fourth year yata ako nito. Nag-aral ka na mag-tato. Aral ako mag-tato. Tapos, sa recto, nakahanap ako ng pwesto na porsyentuhan. Dati ang tattoo doon, Direk, yung maliit, 300 lang eh. So, ang ating... Magkano na ba ngayon yan, kunyari? Ngayon, Direk, ang pinakamababa ngayon is 1.5 na. So isipin mo, ang layo na. 300. Hatian kami nun, Direk, sa may-ari ng pwesto, 30%, 70 ang mapupunta sa akin. So anong klaseng pwesto ba yan? Nasa mall ba yan? Hindi, Direk. Nasa kalye lang talaga. Alam mo naman ang abinida, di ba? Yung mga sidewalk doon? Yes. Yung parang katabi nung gumagawa ng mga diploma? Yun! Yun mismo. Talagang bangketa. Ang katabi ko, Direk, is nagtitinda ng mga herbal. Tapos yung... Antending. Actually, isa siyang shop na... Iba-ibang umuupa sa loob, na maliit lang. Umuupa yung herbal, umuupa yung nagcha-charcoal ng dagdadrawing picture ng picture. Portrait, oh. Tapos, yung gumagawa ng mga diploma, at saka tato. Kumita ko ng 500 isang araw noon, ang saya ko na. Then, noong time na yun, ang 500, parang malaki na para sa atin eh. So, tinatabi ko yung tatlong... Lalo na kung high school student ka. Oo. Tinatabi ko yung 300, yung 200, pinamimili ko na kung gusto kong bilhin. Yun na secret dun. Ipon muna bago gastos. Tapos, Direk, yung time na yun, yung tatay ko, galit na galit sa akin. Parang, ano ba yung gusto mong gawin sa buhay mo? Oo. Hindi naman tayo naghihirap. Bakit gusto mo doon ka sa recto? Ganyan-ganyan. Sa bangketa. Oo. Parang ang sidewalk vendor, yeah. Kumbaga. Oo. Ako naman kasi, Direk, sabi ko sa kanya, gusto kong maranasan yung kakaibang pamamaraan para kumita sa sarili. Na hindi ako umaasa sa kanya. So yun, Direk, yung time na yun, nagtatattoo ako. At the same time, gumagawa ko ng mga diploma. Ah, yung begging diploma. Di ba? Ngayon, alam nyo na. Yun yung graduate ng Recto University. Oo, yung alam, may papasok. Nag-a-apply po ang trabaho, diploma, kaila hinahanapan ako. Anong school ba ang gusto mo? Pag sabi niya, alam, Lasal, o FEU, ah. Maghintay ka lang dyan. Ano pangalan mo? Yan. So yun, napag-aralan ko yun, Direk. Paano mo inaral yun sa Recto? Kasi ang Direk yung kamay ko kasi, dahil syempre magaling ako mag-drawing. So napakinabangan ko na sa pag-lettering. Kasi nung elementary ako, Direk, at nung high school, lumalaban ako ng mga lettering contest, slogan contest, poster making. Yan, nananalo ako lagi. So naisip ko, nagamit ko yung kamay. Mo. Yes, nagamit ko. So sa lahat ng mga napag-graduate ko, no? Alam niyo na yan.
So, doon ako nagsimula, Direk, na parang talaga, ako, survival to. Pero ang question ko doon, di ba, sabi mo nga, ang parents mo naman, nakakapag-provide naman sa'yo. Mm. Bakit ka na-encourage kumita ng sarili mong pera at magtrabaho? Kahit na nabigbigyan ka naman ng tatay mo ng magandang education sa eskwela at ano man, di ba? Kasi ako nung Direk, sabi ko sa Anil na noon, na parang gusto kong subukan yung self... Sariling sikap. Yes, yung sariling sikap na pag kumita ako, parang ang sarap sa pakiramdam na hindi ako umaasa sa tatay ko na, o bukas, magbibigay na ng baon yan. So ito Direk, everyday, pag nagtatato ako, kumikita ako. Bukod sa baon na binibigay niya, nadadagdagan pa dahil may kita ako. Tapos ina nga, di na ako humingi ng baon sa kanya. So yung kinikita ko na lang, yun lang talaga yung budget ko sa sarili ko. Yun ang importanteng lessons kasi ngayon sa pamilya. Kasi kung kunyari may breadwinner sa pamilya, huwag nating asahan yung breadwinner lang natin kasi nakakapagod yun sa isang breadwinner. Correct. Kung marami kayo sa pamilya, isa lang ang kumikita. Lalo na pwede naman tumulong ang buong pamilya sa pagkita ng pera. Saka eh, Direk, lalo na kung may sa tingin mo meron kang talento at kaya mo pagkakitaan, yes, tulong, di ba? Correct. Kung meron kang ganun talento na tingin mo pagkakitaan mo at mag-earn ka ng pera from it, gamitin nyo na. Kasi, di ba, who knows, isa yun, balang araw, yun ang makadagdag pa ng kung sa pamilya nyo. Yun ang isa sa madaling paraan ng pag-asenso ng isang pamilya. Kung maraming miyembro, sama-sama, tulong-tulong kumita ng pera. Hmm. Kasi nagkakaroon ng sobra ng pera ang pamilya. Pag kumita ng sobra ang pamilya, ano nangyayari doon? Siyempre, may ipon. At correct, yung ipon na yun ang pwede mong gamitin sa extra paggastos sa edukasyon, pagpapaayos ng bahay, mga importanteng bilihin at importanteng gastusin sa ika-aasenso ng pamilya, doon manggagaling, doon sa extra income. Correct. So, yun yung nagawa mong tama. Doon ako nagsimula, Direk. Tapos, ang nakakatuwa dyan, yung mga that time na mga inuutangan ko ng merienda, kasi tuwing, ang mga alas 3 yung Direk, dadaan na yung nagbibenta ng fried rice na nakatray. Ilalako niya sa buong abinida yon. Yun ang mga inuutangan ko pag wala mo na akong pera, wala pang kita. Tapos yung mga nagtitinda ng mga mani sa kalye. Kasi tapatan lang kami, sidewalk lang eh. Mm. Ang nakatuwa nung Direk, nung dumating na yung time na nag-artista na ako, may isang time na hindi ko makakalimutan, parang Pasko, binalikan ko silang lahat. Ah, talaga? Na binigyan ko sila ng parang pamasko na mga parang grocery. Doon sa bangketa ng restaurant. Oh, Direk. Ngayon, alam ko kung buhay pa sila, doon pa sila eh. So, parang ang sarap lang sa pakiramdam, Direk, kung saan ako nanggaling, na parang ang sabi nila na, oh, Jeff, buti hindi ka nakalimot. Artista ka na ngayon, ganyan-ganyan. Nakakotse ka na. Tama. So, parang ang sarap lang balikan, Direk, yung mga nakakasama mo nung simula, na hanggang pag-asenso mo, hindi ko pa rin sila nakalimutan. Kaya ka lalo umaasenso kasi marunong kang tumanaw sa iyong pinanggalingan at makisama. Diba? So galing sa pagtatato, paano ka naman nag-move on to other career? Ito na nga, Direk, dahil syempre nung kabataan, mahilig ako makinig ng mga rap music. Di ba? One time, Direk, sa radio, may radio program si Andrew Inon na parang rap contest. So tatawag ka lang, tapos bibigyan ka niya na isang minuto para mag-rap. Tapos pag nanalo ka, babalik ka. Parang may champion, parang ganun. Babalik ka ulit. Oo. Pero telepono lang yun. Telepono lang, Direk. Mag-rap ka sa telepono. Oo, telepono. Lalo ka sa radyo. Oo. Ngayon, sinubukan ko sumali. Wala, talo. Hindi ako nanalo. Tapos Direk, hindi ka pa kilala ni Andrew Inon. Hindi pa. Kasi sikat na siya nun. Oo. Siguro Direk, mga 1993 yun. 92, ganun. So, talo ako. Tapos, after a week, pumunta ako dun sa radio station dahil nabalitaan ko yung mga rapper, mga hip-hop. Dun pumupunta. So pumunta ako. So na-meet ko lahat. Sabi ko, first time ko ma-meet si Andrew Inon. Sabi ko, ako po yung sumali last week, ganyan, ganyan, ganyan. Hanggang may nabarkada ako na isang rapper dun na sumali rin na nag-champion. Sabi niya sa akin na inoperan kami ni Andrew Inon na gumawa ng compilation album. Gagawa ng grupo si Andrew. Baka gusto mong sumama sa recording studio, nood ka lang. Sabi ko, sige, nood ako. Gusto ko lang maka-experience lang kung paano ginagawa ang recording, ganyan-ganyan. Siguro Direk, mga 1994 yata yun, parang ganun. Nung nag-recording na, sabi ni Andrew, oh, ba't nandito ka? Sabi niya sa akin, sabi ko, mag-o-observe lang po, gusto ko lang manood. Ayun, so nung time na nag-grouping na Direk, sabi ni Andrew Ina, oh, kayong apat, ito grupo nyo, ha? Ito ang pangalan. Kayo, ito. Tapos pagdating doon sa kaibigan ko, o ikaw, dapat grupo kayo.
Tapos nakita niya ako, sabi niya, Chinese ka ba? Ako, opo. O sige, ganito lang, kayo na maggrupo. Kasali ka na? Oo. Buti na lang, nandun ka sa studio. O, Direk, sabi niya, okay, yung dalawa, partner na kayo. Dahil Chinese ka, o ito pangalan nyo, Chinese Mafia. Sabi ko, ha? Chinese Mafia. Right there, nung araw na yun, Direk, sabi niya, o ito, gagawa na kayong kanta, itong topic. O yun na, tulad na kami. Hanggang, yun na, dire-diretso na. Tapos, that year, Direk, yun yung kaputo ka ni Andrew ina kaliwat kanan ng pelikula niya. Mm-hmm. Di ba yun yung talagang sobrang... 90s yan. 90s. Oo. Sumasama ako mag... Taping? Mag-shooting siya, nanonood ako. Noon lang, meron lang. Kasi Direk, yun naman talagang dream ko eh. Mag-artista talagang dream ko eh. Hindi ko naman pinangarap na maging rapper eh. Na nagkataon lang, hilig ko lang yung... Mag-rap, yung music na hip-hop. So, nung time na sumasama ako sa kanya, nag-observe na rin ako noon, manood ng shooting. Dumating yung time na 1997 na, sabi niya, Jeff, may audition sa Viva, ang movie na Gangland. Subukan mo mag-audition. Nag-audition ako, Direk. Kasi sabi ko, baka... Pasok yung karakter ko dahil dami ko ng tattoo eh. Noong time ng audition, Direk, pagpunta ko, ang haba ng pila. Tapos nakita ko yung mga nag-audition, ang gugwapo. Nandun si Ryan Eigenman, si Gabby Eigenman. Sabi ko, patay ang ibabat-bat ko dito. Noong ako na, nandun na yung panel. Sila Peke Galyaga. Tapos tinanong ko agad ako, anong meron ka na kailangan dapat makasali ka rin sa pelikula? Napag-alaman ko po na gangland tong movie, tungkol sa mga gang, eh baka upasok yung karakter ko dahil marami po akong tato. Yun lang sinabi ko. Mm-hmm. Pero Direk, wala akong kanon, background sa acting. Wala ka pang alam. Wala. Tapos sabi niya, tato, patingin nga. So nagtanggal lang ako ng damit. Pagkatanggal ko ng damit, sabi nila sa akin, tawagan ka na lang namin. Wala to. Wala to. Yan yung mga sinasabi sa akin. Oh, and don't call us, we'll call you. Oh. Di ba? So sabi ko, pamilyar, okay. Eh nga, Direk, after one week, may tumatawag sa bahay. Pero po kay Jeffrey Tam, ito po, sino po to? Sa mga nanonood, bakit sa bahay tumawag? Wala pa akong cellphone nung panahon na yun. Oh, Direk, wala ba? Wala pa. Wala pa ring text. Wala pa. Beeper pa lang noon, nung time na yon. So tatawagan ka sa bahay. Sa bahay. Sabi niya, kami po, taga Viva po kami. Gusto lang po namin ipaalam kay Jeffrey Tam na natanggap po siya sa pelikula at magsimula na po siyang mag-workshop. Ba? So ako, Direk, nagulat ako. Sabi ko, ha? Totoo ba ito? Sabi ko, ayun na. Nung nag-workshop na ako, Direk, first movie ko was Gangland, 1997. Talagang, yun ang sinasabi ko, Direk. In every aspect na ginagawa mo sa buhay, kailangan talaga is galingan mo na. Bigay mo na yung 100% mo. Kahit ano pa yan. Kay singing pa yan, kay cooking yan, kay business yan. So binigay ko na yung best ko, Direk. Nasabi ko, pero ang mindset ko nun, wala to, first and last movie ko to. Nakachamba lang ako dahil sa tato. Dahil yan nga maganda na gusto kong i-share sa inyo. Kasi naturally, ang mga Pilipino, we are gifted with talent. Pag tinignan mo yung talent to ng Pilipino sa mga kapitbahay natin sa ibang bansa, lamang tayo sa natural talent eh. Pero saan tayo sumasablay? Kasi sometimes yung natural gift natin na talent, yun yung nagiging problema natin. Dahil naturally gifted tayo, nakakalimutan natin tumodo-todo. I-explore, mag-work hard, mag-practice. Sometimes, umaasa na lang tayo masyado sa natural talent. Kaya nakakalimutan natin galingan ng todo-todo para maging from good, maging excellent tayo. Kasi doon may iba kasi, Direk, may talent na, kaya lang mahina ang loob. O, una, mahina ang loob. Pangalawa, minsan, tamad. Oo, parang, ay... Bukas na lang. O ayaw matalo. Ayaw ma-reject. Correct. Huwag ganon. Dapat, sige lang. Laban lang ng laban. Tama nga. Kita nyo si Jeffrey. 101%. Kasi ako, Direk, until now, kahit anong project na ibigay sa akin, mapa TV, mapa pelikula, or mapa magic na show, I always give my 101%. Kasi, kita naman sa kasi resulta. Direk, first impression sa'yo will last talaga. Tama. Kung ang unang show mo pala is palpak na at nang... Napanghinaan ka na ng loob, wala na. Yung client is, wala na, okay. Next time, sa iba na lang kunin natin. Siguro, Direk, yun din na naging sekreto ko na until now, which is ilang taon na ako sa industriya, 23 years na, na hindi ko ina-expect na tatagal ako ng ganito, na halos yung mga kasabay ko, Direk, is talagang wala na. Hindi na nag-artista, or naka ilang pelikula lang, hindi na nagtuloy-tuloy. Siguro tingin ko talaga yung unang-una din dyan is, Direk, is yung pakikisama mo. Sa tao. Yung passion mo sa ginagawa mo. Kailangan talaga. Ay, maaasahan ka. Yes. Alam mo yung lagi kang nagde-deliver ng 101%.
yun ang kailangan nating sanayin sa buhay. Kasi kung may talent ka sa negosyo, mm-hmm. may talent ka sa art, sa singing, sa basketball, you really have to do more than what is expected for you para tumagal ka. Diba? To make the long story short, direct from ganglan, nanganak na lang nanganak, hanggang nasundan na ng ilang pelikula, hanggang yun na, hanggang ngayon. Pero direct yung magic naman, kung may mga nagtatanong na parang, oh, kailan ka na naging magician? Actually, direct, bata pa lang ako, hilig ko na talaga. Aside from pagiging artista, ang hilig gusto ko talaga maging magician. Kasi kung naalala mo, direct, nung 1988 siguro yun, nagpunta si David Copperfield dito. Nanood kami ng buong family eh, sa Folk Arts Theater pa. Naalala ko yun, dumating si David Copperfield dito. So, direct, amazed talaga ako sa magic. So, after nung show ni Copperfield, sabi ko sa tatay ko pa, gusto ko paglaki ko, ganun. Gusto ko maging magician din, no? That time, direct, nung nagta-Taiwan pa ang tatay ko, nagtatrabaho siya sa Taiwan, eh. Sa mga taong hindi nakakalam, nung 80s, actually hanggang ngayon, pero nung 80s lalong-lalo na, usong-usong magtrabaho sa Taiwan. Taiwan. Yan ang mga destination ng mga OFW. Bukod sa Saudi, Taiwan next. So, nagta-Taiwan ang tatay ko. So, nag-OFW pala. Yes, direct. Ang lagi niya pasalubong sa akin is magic props. So, yun na, hanggang na natuto na ako, libro pa noon, kasi wala, di pa uso. So, alam mo, isang magandang blessing din na nakuha mo. Yung tatay mo, sinuportahan yung hilig ko. Hilig mo. Bilang parents, ako naman sa sitwasyon ko naman, kaya ako naging martial artist, kasi yung tatay ko, tinuruan ako, sinuportahan ako. Malaking, malaking bagay sa isang magulang na suportahan natin yung hilig ng anak natin. Oo. Kasi dyan natin sila mapupush maging magaling. Kung kasi sino man sila. May iba direct na magulang, ang gusto ko magdoktor ka. Oo, eh kung ayaw hilig, naman ng anak. Walang hilig. Oh, ang bagsak nung konduktor. Oo. O, kaya, o kaya naman, ang gusto lang nila sa anak nila, mag-aral ka. Mag-aral ka mabuti para makagraduate ka, makakuha ka ng magandang trabaho. Yung mga hilig-hilig na yan, tigil mo yan. Oo. Pero hindi nila natin alam kasi sometimes yung mga hilig na yan, gaya mo, gaya ko. Yung hilig natin outside of the classroom, sa labas ng pag-aaral, yun ang nagbibigay ng magandang kabuhayan sa correct. Atin. Diba? Correct. So yun. So tinulungan ka pala ng tatay mo. Oh, direct. So every time na magic. Yes, every time na mag-aabroad siya, pasalubong niya, puro pang magic lang. Hanggang yun na nga, naging hobby ko na siya. Pero direct, di ko naisip na magiging profession ko. Kasi hobby lang talaga eh. Until dumating na yung year 2002, 2003. Teka muna, Jeff ha. Bago ka magtuloy dyan sa career mo, gusto ko lang ikwento mo sa kanila, gaano ba kahirap para matuto ng isang tricks? Ano bang pinagdadaanan? Kasi it's so amazing to see the tricks, the galing, the reaction nung galing nung execution ng magic. Pero ang hindi natin nakikita, anong hard work ba behind the magic? Ang nangyari? Mahirap din siya, direct. Hindi siya biro. Baka isipin lang na ibang nanonood, baraha lang yan. Na ganito lang yan, pinawala. Bukod sa hirap ng training, direct, kailangan talaga yung passion mo nandun. Yung training ba niyan, sariling sikap yan? Yes. O may nagtuturo sa'yo? Noong time ko, direct, wala talaga. Walang magtuturo. Talagang libro lang ako noon. Wala pang YouTube noon. Wala pang YouTube noon. Walang internet. Walang Google. So, wala pang mga DVD noon. Eh, yung mga libro mo sa eskwela, hindi mo binabasa eh. Mas binabasa ko yung magic books. So, mahirap talaga siya. Time-consuming talaga siya, direct. Saka, unang-una is magastos. Kaya nga may ibang pag minamimita ko na, magician ka lang? May mga ganun eh. Na ang tingin sa mga magician, parang mababang uri ng entertainment. Yes. Which is hindi. Mataas na klaseng skills. Actually, direct sa Amerika, ang mga magician, kahanay yan ng mga doktor. Tama. Kasi yung skill set naman na binibigay talaga ninyo, ibang klase. Saka magastos, direct, hindi siya biro. So, gaano katagal kang natuto niyan? Nag-start ako 12 years old. Siyempre, mga basic-basic. Hanggang nagbibinata na ako, hanggang yun na, marami na ako natututunan. Tapos sa mga friends ko lang muna pine-perform dahil hindi naman ako nag-show talaga nun. Dahil di ko naman naisip na pagkaakitaan ko. Uh-oh. Until, direct, dumating na yung time na mga 2003, 2004, eto na, may nag-alok sa akin, may tumawag. Kailangan namin ng isang magician for our event. Corporate event to. Tapos sabi ko, ma'am, hindi ko po kasi ako nagsushow ng ganyan. Tulungan ko na lang po kayong maghanap ng magician. Magkano po ba yung budget? Nung sinabing 50,000,
Ay, kaya ko po yan. Yun yung sinasabi ko, Direk, na kung may talent ka at kaya mo naman, gawin mo. Laban, di ba? Kasi hindi mo malalaman kung mag-fail ka or magiging successful kapag hindi mo sinubukan. At saka kung nag-fail ka man, dun mo malalaman ano kailangan mo pang matutunan. Yes. Kailangan mong subukan, kailangan mong lumaban, at huwag kang matakot mag-fail kasi dun ka matututo. Ang gusto kong itanong sa'yo, di ba sabi mo 12 years old, itong unang show na tinanong ka, ilang taong ka na yan? Kun yun, Direk, mga 2003, 2004 yun eh. So mga ilang taong ka na yan? Eh 44 na ako ngayon eh. So mga 26. Mga ganon, oh. I-compute nyo na lang, oh. Kumuha nyo ng calculator. Yung mga 20, ganyan. Mga 20s. Oo. So ang tanong ko, mula 12, lahigit 10 taon, nag-aral ka na nag-aral, nang wala ka namang kinikita, anong nagpo-push sa'yo, gawain ng gawain yun, matuto ng matuto, mag-practice, nang wala ka namang nabapala. Siguro Direk yung kwan, unang-una yung passion ko is nandun na. Parang sabi ko, ito yung hilig ko eh. Yung iba kasi karamihan sa mga kabataan ngayon, aaral lang konti, nahirapan, ayaw na. Okay, wala naman nakaka-appreciate nitong talent ko, ayaw na, bibitawan na. Ako kasi Direk, naniniwala ako sa sarili ko. Paano mo masishare sa mga kabataan o sa mga parents na nanonood ngayon for their kids or mga taong may passion na tumuloy-tuloy sa passion nila? Kasi ako Direk, that time, malakas ang paniniwala ko na may mararating tong talento kong to. Naniniwala. Sabi ko, meron to. May isang araw, makakabudol ako. Talaga Direk, ang napaniniwala ko nung parang sabi ko, kakaibang talent ko to, but hindi ko ituloy. So tuloy-tuloy lang? Kahit na wala pang kumukuha sa'yo sa loob ng 10 taon? Wala, Direk. Pag may mga party lang yung kaibigan ko, okay, may mga time na inuman. Ganyan lang. Yun lang. Papakita lang ako. Ganyan nga, Direk. Tinanggap ko yun yung first corporate event ko. Kahit na hindi ka nagko-corporate event, nung narinig mo yung 50,000, yes, nagko-corporate event ka na. So, Direk, ang ginawa ko nun, calling card. Hindi pa ako nakapagpaprint nun. Tanda-tanda ako, Direk. Bumili pa ako ng blank na calling card na size. Sulat kamay. Jeffrey Tam, magician. Galing. Cellphone na. Ah, di, wala pa cellphone, no? Parang telephone sa bahay. Oo. Yun ang pinamigay ko, Direk. So, tanda-tanda ako, the first corporate event ko was Canon Philippines. So, galing. Maraming salamat. Sa kumpanya yan, ha? Sa kumpanyang yun. At dahil yun ang nag- Canon Philippines. Maraming salamat for giving Jeffrey Tam. Hindi ko makakalimutan yun, Direk. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi siya tumuloy correct sa magic. Correct. So, that time, Direk, namigay na akong calling card. Wala na. Nanganak. Tumuloy-tuloy. Tumuloy na. Dire-diretso na. So, actually, ang nakakabilib kay Jeff, yung kanyang hilig, pinilit niyang maging magaling siya doon. Gaya na sinabi ko sa nakaraang vlog ko, your passion, you have to be very good at it. And when the market demand comes, ayun na yun. That's it. Pwede mo nang pagkakitaan. Correct. At ang next na tanong ko, di ba, hilig mo magic. At naging trabaho mo na ngayon, magic. Yes. Nahihirapan ka ba o tinatamad ka ba? Kasi nagmamagic ka for the last 20-30 years eh. Meron bang panahon na bored ka o hindi ka ginaganahan mag-magic? Wala, Direk. Diba? Diba hindi mo pakiramdam na nagtatrabaho ka? Kasi nag-e-enjoy ako eh. Kumikita ka ng pera eh. Diba? Alam mo, pinaka-blessing dyan, yung mga bagay na ginagawa mo, kahit hindi ka kikita ng pera, gagawin mo. Pero bibigyan ka ng pera para gawin yun. Yun ang pinakamasarap sa buong mundo. Saka, diba? Ang importante doon, Direk, nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo. Kumikita ka na, nag-e-enjoy ka pa. Yung nga sabi ko, kahit na hindi ka bayaran ng tao, ginagawa correct mo nga eh. Correct. Kahit hindi ka bayaran, gagawin mo. Pero ito, babayaran ka nila para mapanood napapa-enjoy mo ba yung tao? Ganon. Tama. So, yun na nga, Direk. Nagtuloy-tuloy na. Hindi ko in-expect na magsusunod-sunod na yung corporate events ko. Hanggang dumating na yung time na sumali na ako sa isang magic organization, club na siya dito sa Philippines. Sa Pilipinas. Saan ang pangalan nung ang first na sinalihan ko, Direk, was a Magicians Foundation. Group of magicians siya, club siya, na nagmi-meeting kayo every week, nagkakaroon ng competition. Mm-hmm. Yun yung time na sumali na ako. Sabi ko, subukan ko, sali ako. Ng competition? Yes. So, sa local muna? Local muna. So, nag-champion ako. So, unang sali mo, champion agad? Unang sali ko, champion agad. Tapos, yun na, Direk. Nung nanalo na ako doon, yun na yung nag-boost ng confidence ko na eto kaya na ko na to, eto na. Sabi ko, saka ang laki ng lamang ko sa ibang competitors kasi bukod sa marunong ako mag-magic, artista ako, sanay na ako umarap sa tao. Hindi lang magic trick ang binibigay mo. Yes, may entertainment. So yun na nga, Direk, nanalo ako. The following year, nag-champion ulit ako. Wala na, nakatatlong taon akong straight sa kanila na champion hanggang sa dumating yung time na lumipat na ako na ibang club.
naman, which is IMC, Inner Magic Club. Sinabihan ako ng ibang elders na, Jeff, next year may competition sa Malaysia. International na tayo. Sabi ko, hindi ko pa kaya. Ayoko. Siyempre, Direk, ibang level na yun. Mga ibang bansa na yung kalaban mo. So sabi sa akin, hindi, kaya mo na. Sa nakikita namin, may potential ka. Subukan lang natin. So Direk, sumali ako. Ando na yung time na mali-mali yung ginagawa ko. Sa Malaysia? Sa Malaysia. International na laban to. Oh, international kasi Direk, first time ko eh. Kabado. Nalaglag yung ganyan. Kaya Direk, ang maganda lang doon, comedy act ako, naa-adliban ko. Hindi alam ng judge na... Nauhulog ang kanya. Hindi, alam nila nauhulog, pero hindi nila alam na mali. Kasi inaadliban ko. Ang ending Direk, nag-champion ako. So after noon, sabi ko, pwede na to. Lalo na lumakas yung... Loob mo. Loob ko, sabi ko, sige. Next year. Ako na yung nagtatanong, anong bansa ang meron next year? Sasali tayo. Thailand. Sumali ang Thailand, champion ulit. Tapos the following year ng Thailand, sumali ulit ako, champion ulit. So nakatatlong champion na ako. Tapos dumating na yung Asian Championships na Direk. Ito na yung pinakamalaki. Malaki sa buong Asia. Buong Asia. Ito na yung kumbaga parang Asian Games natin. Kung sinong mananalo, mapunta sa world. World, parang Olympics naman. So awa ng Diyos Direk, ginawa ito sa Hong Kong 2011. Nakuha ko yung top prize, which is so champion. So world champion ka talaga. Yes. Hindi lang pala world class Jeffrey Tam. Tandaan nyo, world champion magician to, ah. Tapos Direk, nung lumaban na ako at nirepresent ko na yung Philippines noong 2012, ito na yung world championship of magic sa United Kingdom ginawa. Sa lahat ng ranking, nakaumabot tayo ng 6th, rank 6 tayo nung sa, time na yon. Sa world. Sa world, ang galing. Though every 3 years Direk, nabubura yun kasi laging may Olympics eh, ng magic. So ako naman, hindi man natin nakuha yung first prize, or second or third, yung top 3. Masaya ako Direk na, ano mo yun, first Filipino ako. Na nakapasok sa ganong klaseng na, elite circle. Yes, yes. So, kumbaga Direk, hindi na mabubura sa history ng Pilipinas yun, sa Philippine Magic. O na parang, pag tinanong, sinong Pilipino ang naganyan? So, talagang nakatatak na, Jeffrey Tam. So, yun ang importanting lesson para sa akin na may share ko sa inyo. Being an athlete naman, who is also a world champion, Wushu. Wushu naman, di ba? So, ang bawat Pilipino, we are blessed with our natural talent. Gaya na sinabi ko kanina, yung natural talent is not enough for you to become world class. Mm-hmm. Your natural talent should be, kailangan siyang haluan ng todo-todong hard work. Yes. At saka kailangan haluan ng lakas ng loob, correct, tapang, huwag kang matakot mag-fail. Kasi yes, part ng learning process mo yan. And syempre, blessing ni God. Pag naghalo-halo lahat ng kompletong elemento na yan, success yun. Doon kayo magkikita sa taas. Jeff, ano naman ang mabibigay mong advice sa mga kababayan natin na medyo struggling ngayon o may mga matataas na pangarap na nagkakaroon ng konting doubt sa sarili nila? Ako, ang mapapayo ko lang Direk sa lahat ng mga nanonood, no? Kung meron kayong tingin yung talento nyo or passion nyo na natingin yung pagdating ng araw ay mapapakinabangan nyo, huwag kayong mag-hesitate na hindi ituloy. I-explore nyo yung sarili nyo, kung saan kayo magaling, mapa-singing man yan, mapa-cooking, mapa-sports, kahit ano, di ba? Kung tingin nyo doon kayo nag-excel, ituloy nyo yan. Huwag kayong mapanghinaan ng loob. Sino nga ba naman na mag-aakala na ang pagmamagic ay pwedeng gawing career? Yes. Di ba? Kasi ang iniisip nila, magic, ano lang yan, katuwaan lang. Correct. Yan. Kung magic nga, naging career ni Jeffrey Tam for the last 25 years or more hanggang ngayon nandiyan pa. So maraming pa kayong talent dyan. Correct. Yung iba, hindi natin naisip, magaling sila magpalaki ng mga hayop, mga baboy. No. Ano, mayroon silang kakaibang talento sa pagpapalaki ng mga pananim. Correct. Mga kababayan natin sa probinsya, talent din yan. Actually, maraming pang ibang talent na hindi nyo naisip na pwede. Kasi ako nung Direk, nung time na yun, sumuko na ako noon. Hindi ko marar... Paano na ka na ngayon? Oo, malamang dito ako nagtitrabaho. Kasi Direk, kung noon sumuko na ako, hindi ko mararating itong, yes, alam mo yun, itong success na nararamdaman ko ngayon. So, kung meron kayong mga dream, ituloy nyo lang po yan. At saka sa siyempre, yung passion nyo kailangan nandun. Tama. Yung blessing na pag yung kabuhayan ninyo, doon kayo passionate at kumikita kayo ng kabuhayan dahil doon, yun ang isang malaking blessing. At napakasarap at napakasaya ng buhay pag yun ang ginagawa nyo. Eh kagaya mo Direk, di ba? Nakita mo na ang
advantage mo is sa food ka. Mm-hmm. Tinuloy mo na naisip mo is para mag-fail ka na nung simula, pero lakas ng loob ang talagang ginawa mong puhunan, asan ka na ngayon? Tama. Successful ka na. So, ganun din po. Kung may maiisip kayo na tingin nyong dito ako malakas, tuloy nyo po yan. No? Basta legal. Yan ang importante. Basta legal. Huwag kayo papasok sa illegal. Oo, baka doon ka magaling sa illegal. Nako, sa kulong ang kababasak. So, ayun. Maraming salamat. Nako, Direk. Brother. At pinaunlakan mo ako ngayon at nakapagbigay ka ng kwento mo at nakapag-inspire ka ng marami. Sana, Direk, naka-inspire ako no, sa mga kabataan na nanonood. So, sa mga natuwa sa video na to, please like and subscribe to my YouTube channel, Direk Lester. At merong isang sikat na sikat, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa YouTube channel ni Jeffrey. Ayan. Anong channel yun? Jeffrey Tam Magic. Ayan. Like so, and subscribe. Like nyo na po. Subscribe na rin. Saan dito kay Direk Lester? I-like nyo. Pag hindi nyo ni-like tong YouTube channel na to, gagawin ko kayong ipis. Ayun. Maraming salamat. At sa mga susunod pang vlog, baka meron kayong gustong mapag-usapan natin at mapagkwentuhan o meron kayong mga tanong, please you can comment down below and click the notification bell para malaman nyo kung meron kayong bagong video na darating. Maraming salamat. Thank you. Thank you, Direk. Thank you. Bye-bye.